Erica ang tungkol sa allergy ni Vida. Why did you not tell her? Sorry po talaga. Hindi mo to kasalanan, Erica. Bakit sila pa napunta sa inyo? Bakit hindi na lang ako? Kung ako na lang sana napunta sa inyo, hindi ang mga kakambal ko. Hindi ko mararanasan ang impyernong to. Hindi kayo papayag na may manakit sa akin o umapis sa akin. Naiinip na si Greg. Hindi mo magugustuhan yung anak ko kapag nainip. Why do you give me an ultimatum? Baka nakakalimutan mo kung sino kausap mo. Hindi ako nakakalimut, Rosemary. Kaya nga, you have one day. Fine. Makukuha mo bukas ang kailangan. Hello, Pangs! Hello, Box. Kausap ko na yung Sandro. Pero mas lalo lang lumakas yung kutob ko. May mali yun sa mga tinasabi niya ba? Parang dili dyan mag-connect. Ano plano mo ngayon? Naalala mo yung... Yung resibo na nakuha natin dun sa pumatay kay Chito. May nakasuwat dun na address. Eh ano ngayon? Pangs, huwag mo sabihin itutuloy mo pa rin yung paghahanap sa bahay na yon. Oh, kaya baka ano na yung hinahanap ko? Erica, huwag na, delikado. Huwag na lang itong killer. Patay na. O sige. Paano kung may kasamaan yung killer na yon sa bahay na yon na mga killer din? Naisip mo ba yon? Pero... Bangs, ang kulit mo talaga. O sige, para sa katatayinig ng loob mo. Ako nang pupunta. Ako na maghahanap. Aalamin ko kung anong connection ng address na yon sa kanya. Okay? Sige, taga salamat, Boksa. Masama ang kutubo dyan sa Erica na yan eh. Nakita ko siya nung isang araw. Naalala niya ako. Nakikita ko yung mga kilos niya na pinaghihinalaan pa rin niya tayo. Ano pa bang iniintay natin? Maraming paraan para dispatsahin niyang problema niya na hindi tayo masisisi ng Rosemary na yan. Greg, hinay-hinay lang. Ibigay na natin kay Rosemary yung isang araw na napagkasunduan. Masyado naman ata kayo nagtitiwala dyan sa Rosemary na yan. Paano nagkaipitan? Siya pa mang lalaglag sa inyo. Mapagkakatiwalaan si Rosemary. Kung ilalaglag niya ako, sana noon pa niya ginawa. Nangangailangan ng tulong. Ipara mo! Pero ma'am, delikado. Hindi, basta ipara mo. Ako ang bahala. Tulong! Diyos ko, may tama ka. Mukhang masama ang lagay mo. Maraming dugo nawawala sa'yo. Doktor ako. Dadaling kita sa ospital. Huwag niyo akong dadaling sa ospital. May alam akong lugar. Doon niyo akong dalhin. Salamat. Wala ano man. Huwag kang matakot. Palalayain kita. Salamat. Ipangako mo lang na walang makakaalam nito. Makakaasa ka. I'm here to see Mr. Solomon. I'm Dr. Bermudez. Thank you. Ikaw? Long time no see, Dr. Bermudez. I'm Fabian Solomon. Anong kailangan mo sa akin? Ako yung negosyanteng interesadong mag-invest sa negosyo mo. Ikaw yun? Alam kong mahirap paniwalaan. Dahil nung huli mo akong makita eh, nagsisimula pa lang ako. I remember well. You look like a small-time crook then. Negosyante ako, Doktor. I started small. Pero magmula noon, malayo nang narating ng negosyo. At hindi mangyayari lahat yun kung hindi mo nailigtas ang buhay ko. Now, ikaw naman ang nangangailangan ng tulong. I'm here. Hindi ko kailangan ng tulong. Sit down, please. May hasabihin pa. Alam mo kasi, may potential yung in vitro fertilization sa kanyang negosyo. At meron akong business proposal sa'yo. Alam ko, hindi mo matatanggihan. Maitanong ko lang, Mr. Solomon. Kung talagang
talagang maganda ang negosyo mo, why would you want to do business with me? Dahil naniniwala ako, hindi matatawaran ang galing mo, Doktora. At alam ko, papagkatatiwalaan kita. Inisang ko lang ipinagkatiwala sa kanyang kaligtasan ko, pati na ang buhay ko. Pero hindi niya ako binigo. Sana lang, sa pagkakataong ito, hindi niya ako bibiguin. Marunong akong tumanong ng utang na doon, pero matindi akong maningil sa mga taong trade sa akin. Ay, ma'am. Siya po yung naghahanap sa inyo. Magandang araw po, ma'am. Gusto ko lang po mag-sorry sa inyo ulit at makabawi sana. Sorry po talaga. Well, what's done is done. Mabuti na lang nangyari sa ospital yon at maraming doktor ang tumulong sa akin. Sabihan mo na lang si Rosemary na natanggap ko na ang peace offering niya. Ay, hindi po alam ni Mamita na nagpunta ako dito. Sana hindi magbago yung pagtingin ninyo sa pamilya namin dahil lang sa kapalpakan ko. Akala ko kasi pinapunta ka dito ni Rosemary. Well, now I know. Nakusang loob mong pumunta dito para kausapin ako. Kahit takot na takot ka sa akin. Thank you. Salamat po. Erica, nagkausap kami ni Vida na pinuntahan mo daw siya. And when did this happen? At bakit hindi ako na-inform? Eh, ako yung nagtitrain sa'yo. Ay, hindi na kita nakausap kaya nakaalis ka naman good. Pero ginawa ko nga yun bago ako magpasok sa ospital. So bakit mo nga siya pinuntahan? Gusto ko pong mag-sorry. Kaya diba, yung huli pinakain ko siya ng hipon. I must say, Vida appreciated your gesture. Tumataas daw ang respeto niya sa mga taong marunong tumanggap ng kanilang kamalian. I must say, I'm quite impressed with you. Sa maiksing panahon, nahuli mo ang kalooban ni Vida. Hindi katulad ng iba dyan. No matter how long and how hard they try, hindi nila magawa yun. Like me, Mamita? Yes, Carrie. I was actually referring to you. Well, maybe that's the reason why we broke up. Because our families were too involved in a relationship. Sorry. Sige, isisi mo pa sa amin ang paghiwalay nyo. Siguro kung natuto ka lang makisama sa pamilya ni Samuel, hindi kayo magkakahiwalay. Sa bagay, buti na nga naghiwalay kayo ni Samuel. Kasi kung nagkatuluyan kayo, malalaman pa ni Vida kung gaano katigas ang ulo mo. Baka yun pa maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan namin. You know what? I just lost my appetite. Excuse me. Harry? Come in. Yes? Wala. Kumusta lang ako sa iyo? Okay ra ka? Of course. Yung kanina lang ba, nakita ako kasi na parang apektado ka sa gisabi ni Mamita. That's nothing. Sila Mimi man ang nagagawa niyan, di ba? Fine. I'll admit, I fix things when I'm upset. It helps me relax. I don't know why, but I get really sensitive when it comes to Mamita's comments. But I'll be fine. Pero hindi lang ako natuwa na hindi kayo okay ni Mamita. At hindi man din tama na isisi niya sa iyo yung paghiwalay niyo ni Samuel. Well, Mamita is Mamita. I guess we just don't drive. But she has no choice, because
Whether she likes it or not, I'm her granddaughter. You know what? Good for you, because I can tell that she likes you. Debbie, napansin ko parang ang bait ni Mama ngayon kay Erica. Huwag ka na magtaka. Kinausap kong Mama, ang sabi ko sa kanya, tanggapin niya ng buong buo si Erica or kung hindi, kaming dalawa magkakaproblema. Alam mo naman ang Mama eh. She may seem so cold at times, pero sa totoo lang, mas importante pa rin sa kanyang pamilya. Sana lang, iparamdam din niya yung kay Carrie. Sana nga. Total pareho niya ng mga apo yung dalawa. Minsan, hindi naman magkakasundo, magkakadugo, pero in the end, sabi nga nila, blood will always be thicker than water. Erica, hindi ka naman makatulog? Oh, kayo din po? Oo, insomnia. At ikaw, anong excuse mo naman? Alam ko na, may gumugulo sa isip mo, di ba? Halata po ba, Mamita? May kinalaman ba to dun sa mga taong humahabol sa'yo? Lo, paano niyo po yan alaman? Eh, nabalitaan ko na, dinalaw niyo daw yung mastermind ng grupo sa kulungan. Eh, naman pala, ano pang gugulo sa isip mo? Eh, nahuli na yung leader ng grupo. Mamita, halata man talaga ako dun sa taong nahuli nila ba? Pakiramdam ko, hindi man talaga yun siya. Kung hindi siya, sino pa? Naalala niyo po yung sabi ko noon si Greg Solomon. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!